ako at pinaprepared ko na dab na nadala ko na siya dito sa Kuwait. Ngayon, nag-defrost ako sa kanya ng ilang piraso para lulutuin ko hapunan namin. Yan. Na-defrost na siya, guys. Ang gagawin ko dito is pakuluan. Kailangan akong mag-prepared ng water na pinakulo-kulo. Yan. Ayan. Tubig yan. Tapos, yung tubig na yan, lagyan ko ng tomato at saka onion at saka yung chili. Green chili. Pero kung walang green chili, okay lang. Bas importante may kamatis at saka onion. Yan, pakuluan ko muna yan. Pagkatapos na yan niyang kumulo, takpan lang muna siya. Tapos, pag kumulo na yan siya, ilagay na yung bird. Yan. Pag hindi pa siya kumulo, huwag niyo ilagay. Kailangan talaga kumulo siya. Yan. Lagay ko lang yan lahat dyan hanggang maluto. Yan. Takpan lang muna natin siya. Takpan lang muna. Ayan na. Kumulo-kulo na siya. Hininaan ko ang tubig. Kasi tapos lagyan ko ng asin, mga tatlong kutsara. Ayan. Para ang yung soup niya, yung sabaw niya lalasa din. Para din yang para din yang sabaw ng manok. Yung sabaw niya hindi ko yan itatapon, guys. Anuhin ko yan. Gagawin ko yung mulukiya. Yung mulukiya sa Arabic yan na pangalan, pero sa atin sa loyot. Pero ang style kasi dito ng muluk o ng saloyot nila is yung na siya, hiniwa-hiwa na sobrang liit-liit. Tapos iglagyan lang na mo ng sabaw, pakuluan. Ulagyan mo na magisa ka ng ahos. Yan lang, sa sobrang sarap na yan, guys. May kahanin at saka kubos. Naku, di ka na maghanap pa ng iba pang putahe. Masarap talaga ang mulukiya. Mulukiya o saloyot. Sa atin kasi ang pagluto ng saloyot iba eh. Dito ko lang natutunan ninyo ng saloyot na ganyan. Masarap talaga ang pamaraan nila. Sa atin ang saloyot, buong-buong dahon ni na. Kaya gaspang na gaspang yung dila natin. Pero dito masarap. Kasi nililiit-liit nila. Ayan na guys, kumulo-kulo na. At saka, kailangan hintayin lang yan hanggang maluto. Kasi yung grits sa loob, kailangan maluto din yun. Hindi yun pwedeng hindi maluto. Kasi masarap yan kainan sa loob, guys. Kaya nga hindi na kami magkakanin pag mayroon yan eh. Kasi para na siyang kanin yung grits sa loob. Ang na lang namin, ang ihanda namin sa pagkain is yung tinapay dito, kubos. Kubos dito sa Kuwait. Kubos. O, ang pangalan ay kubos. Maraming klase ng kubos, guys. Pero, kahit anong klase ng kubos, masarap talaga siya. Kasi may mulukiya. Yung mulukiya, sarap yan ng kubos. Ipares mo ng kubos at saka yung yung bird dab. Yung kalapati. Masarap yun, guys. Ayan na. Malapit-lapit na rin siya. Si kanina pa yan eh. Gusto ko yung siguro din maluto. Ayan, luto na yun siya. Tignan ko lang ang asin. Ayan. Ayan na guys. Tanggal ko na siya. Tanggal ko na siya guys. Luto na siya. Ang gagawin natin yan is ipirito. Mag-prepare tayo ng oil. Ayan. Piritohin lang yan siya. Tapos na yan. Kailangan yung pag... hindi siya masyadong
Kasi luto na siya eh. Kasi luto na siya. Kailangan lang siyang ma-brown konti. Kailangan lang kulay niya ma-brown konti. Para maganda naman tingnan. Hintayin natin na ma-brown siya. Tapos balik ka rin mamaya. Diyan lang muna yan. Eh, kasi mag... Taposin kong hugas ng pinggan ko. Habang nag... luluto para hindi masayang ang time. Di ba? Kailangan pag may ano, kung kayang isabay ang trabaho, sabay ko na. Ayan. Yan siya guys. Hinaan ko lang kasi ang apoy para hindi masunog. Para ano lang siya. Tantyada lang ang ano niya. Ayan, pag pwede yung baliktarin na lang. Baliktarin na yan siya. Kasi kanina pa yan eh. Tika lang. Hindi pa yata. Ano na? Ayaw ko manang galawin. Ayan na guys. Baliktarin ko na siya. Tingnan muna natin kung brown na ba. Ayan. Brown na siya guys. Oh. Yung sa likod niya. Oh. Tingnan mo. Brown na diba? Saka yung iba. Ayan. Yan ang pagka-brown. Hindi siya sunog. Maganda siya ang pagka-brown. Okay? Ayan. Baliktarin siya para pantay ang pagka-brown niya. Ayan na. Takiliran yan mamaya. Pag ano na naman, takiliran yan sa pakpak niya para pantay ang pagkakang. Hayaan mo muna yan siya dyan. Hanggang maluluto. Hanggang okay na. Try nyo yan guys, talagang masarap. Kahit wala siyang grits guys, kahit dab lang, ganyan lang din yung pagluto. Pakuluan, tapos pirituhon. Naku, sobrang sarap guys. Sobrang sarap yan. Sabi pa nga nila, pangpalakas daw eh. Pangpalakas daw yun. Pero... Iwan ko kung dito. Pang palakas, pang resistensya. Ayan. First time kong kumain ito, kala ko hindi masarap kasi sa atin kasi hindi natin yung kinakain, di ba? Yung kalapati, hindi ako nakarinig na ng kumakain ng ganyan. Pero na nakatikim ako, masarap pala. Masarap talaga siya, kahit ano yan, masarap talaga yan. Pero wala akong ibang alam na luto niyan, kundi ganyan lang, kasi maliit siya eh, diba? Parang langgam lang. Hindi siya pwedeng... Ano, yan lang, pakuluan sa kapirito. Pero masarap talaga siya.
yung sabaw niya talaga, guys. So, kahit i-ano niyan sa mga, ano niyo, mga ibang luto niyo, masarap talaga yung sabaw niya. Sabay, ang pagkatapos ng trabaho ko, kasi tapos na ako nag-uugas ng pinggan. Ayan, guys. Balik-tarin natin naman sa gilid. Kasi ang gilid niya yung sa kabila, hindi pa nag-brown. Pero sandali lang naman. Ayan, brown na, brown na, brown na. Ayan, yung isa. Brown talaga na siya. Pwede natin tanggalin ito. Sandali lang. Kasi may konti pa sa gilid. Masarap kasi pagpantay ang pagka-brown niya. Kasi lang naman. Ayan. Ayan na, guys. Ayan na siya. Yung isa, parang ano pa. Tapos naman lang. Tapos i-ano na pinilasa. Balik pa rin. Hindi pa siya okay. Kunti lang. Kunti lang. Ilagay natin yung may dalawa pang maliliit. Kasi ano. Para matapos. Kinuha ko pa. Maliit lang. Kaya nasa loob pa ng ano. Ayan. Ayan. May hapuna na kami, guys. Salamat. Yung molokya, tapos na yan. Niloto ko na. Hintay na lang ako na matapos ang pagpirito ko.